Magandang gabi at welcome sa Sine Totoo. Mapapanood ninyo ngayong gabi ang mga taong muntik na magrayo sa pakikipag-unahang mag-apply sa trabaho sa ibang bansa. Mahigit isang taon bago magka-recession sa mundo, tinulakan niya ng programang Philippine Agenda ang mga sakripisyo ng ating mga kababayan para na magkapaghanap buhay. Yun na, parang nagulo. Wala silang disiplina. Kakaunti na lang kami ron, hindi pa kami tapusin eh. Kayo nagpapasira dito eh, dahil silang susunyapan po natin ang mga hirap at ahikain ng mga magagawang Pilipino dito at sa ibang bayan. Dalawang taon nang nakatira sa lupaing ito sa Iligan City, Llano del Norte, Sinarisa. Pero simula bukas, iba na ang kikilalanin niyang tahanan. Iba na rin ang sisilbihang pamilya. Paalis na Sinarisa patungong Maynila para maging kasambahay. Yung parents ko walang trabaho. Tapos isang kapatid ko lang yung may trabaho na ano, kasi driver siya. Tapos hindi sapat yung sahod niya para sa amin kasi marami kami. Pito kami magkakapatid. 1,300 pesos kada buwan ang siswelduhin ni Nerissa kung saanong siya mamamasukan. Pero palagay ni Nerissa, nasa Maynila ang kanyang swerte. Naasahan ko na gagaan na yung buhay namin dito. Siyempre, pag may trabaho na ako doon, papadala ko ng pera dito sa mother ko. Kinabukasan, hindi na mabubuo ang pamilya sa Laan sa hapagkainan. Ang bilin ko sa aking anak kasi aalis na siya. Bukas papuntang Maynila. Sana pagbutihin niya ang pagtrabaho niya doon. Masakla para sa pamilya ang mawalay kina Risa na kanilang panganay na babae. Pero may mas mabigat na pangangailangan. Tuloy ang anak ko na aalis dito sa amin. Hindi lang dahil sa kahirapan namin, hindi siya aalis. ₱2,500 ang matatanggap ni Nerissa kada buwan sa pagiging kasambahay. Mas mababa pa rin sa minimum wage na umaabot ng mahigit 6,000 pesos sa isang buwan. Ngunit sa halagang ito, susubukan niyang paunlarin ang buhay ng kanyang pamilya. 290 pesos at 73 centavos per day ang average minimum wage sa Pilipinas. Sa Maynila, mas mataas ng konti, 350 pesos. Kaya naman marami ang tulad ni Nerissa na nakikipagsapalaran dito. Pero sa Maynila, kung saan itinataya ni Nerissa at ng iba pang tulad niya ang kanilang kapalaran, hindi naman laging umuulan ang swerte. Sa ibabaw ng ilog na ito, nakatirik ang bahay ng pamilya Silapan sa Malibay, Pasay. Tao po! Tao po! Ay, hello ho. Magandang hapon ho. Tayo po si Mang Iggy. Ay, si Vicky Morales po sa Philippine Agenda. Isa po pa kayong security guard. Opo. Straighten po kami yung kasama ko. So, no work, no pay kayo? Opo. Pagpahinga, walang bayad po ngayon. Wala po. Buti hindi kayo na-evict. Ano? Dalawang dekada na ang nakalipas, lumabas din sa Maynila si Mang Ignacio mula sa Pangasinan upang humanap ng trabaho. 7,000 pesos ang kinikita niya ngayon kada buwan. Ito ang malaking inaasahan ng kanyang asawa at apat na anak. Sapat na ba po yung 7,000 para sa inyo? Ah, kulang na kulang po eh. Talaga? Bakit po? Eh, dahil yung apat na anak, kulang panggastos namin. Tulad po ng maraming Pilipino, kung tutuusin, hindi po talaga nagkulang sa kasipagan ng pamilya Silapan. Ngunit kahit ano ang gawin nila, hindi pa rin po magkasya-kasya ang kanilang kinikita para sa kanilang mga pangangailangan.
Maging ang misis niya, tumatanggap ng labada para madagdagan ng 200 pisong kita kada araw. Pero ang pinagsamang kita nila, hindi pa rin sapat para mairaos ang gastusin ng buong pamilya. Ito pong anak ko, namamasura po yan dyan sa ilong. Mamasig po. Kagaya po kaya po, wala kami pambiling bigas, namlasig po siya. Yung biligan nga ako ng halagang 30 pesos, ibinili ko po isang kilong bigas. Kung hindi raw kasi sila magtulong-tulong, hindi aabot ang kakarampot na sweldo ni Mang Ignacio. Parang gusto mo magpahinga na ma'am na ako na eh. Yung mga hirap na nadanasan ko talaga, sobra na. Anong ibig niyo sabihin gusto niyo magpahinga? Anong ibig niyo sabihin nun? Parang gusto ko na ako na eh. Kunin ni Lord. Kung talaga hirap talaga, parang surrender na ako. Ayon sa Ibon Foundation, kailangan ng 558 pesos kada araw ng mga pamilyang tulad ni na Mag Ignacio na may 6 na miyembro para matustusan ang kanilang pangangailangan. Sa National Capital Region, dahil mas mahal ang pamumuhay, mas mataas, 681 pesos at 77 centavos. Ngunit halos kalahati lang nito ang minimum wage sa Maynila. Kaya hindi na nakapagtataka ang hirap na pinagdaraanan ng pamilya ni Mang Ignacio. May panukalang batas na itaas ang minimum wage sa buong bansa ng 125 pesos. Pero hindi maipasa-pasa ang batas dahil kinokontra ito ng maraming kumpanya, pati na rin ang Department of Labor and Employment. Sabihin natin, yung mga malalaki ay sisipunin gawa nitong across the board wage increase. Eh siguro yung medium companies, lalagnatin at magkakatrangkaso. Eh baka naman yung pinakamaliliit nating kumpanya, eh baka mamamatay na yan. Kung magsasara ang mga kumpanyang yun, lalo pang mawawala ng trabaho ang mga tulad ni Mang Ignacio. Mahirap na nga mabuhay sa maliit na sweldo, di hamak na mas mahirap pa kung mawala ng trabaho. Kaya ang mga kababayan natin gaya ni Narisa at Mang Ignacio, nagtitiis na lang. Kahit katiting ang kita, kahit malayo sa mahal sa buhay, alang-alang sa kaginhawahan ng kanilang pamilya.